Magandang hapon, narito ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, ako si Catherine Nandicho sa detalye ng mga balita. Sinimula na ng House of Representatives panel sa pagsisiyasat sa ukol sa umano'y hinihinalang gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China para mapanatili ang status quo sa Ayumin Show. Sinimula ng House Committee on National Defense and Security at Committee on the West Philippine Sea ang pagdinig sa issue bilang tugon sa House Resolution No. 1684 at sa privilege speech na ibinigay ni First Rider, Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez sa pakikialam umano ng Chinese Embassy sa lokal na politika. Noong nakaraang April 30, kinumpirma ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na sisimula ng Kamara ang pagdinig sa gentleman's agreement na magpapatuloy ang Kongreso sa isang signed-by adjournment sa May 25. Ayon kay Romualdez, inaasahang magbibigay liwanag ang mga nakaraang opisyal ng administrasyon sa kasunduan. Ang mga pag-uusap tungkol sa gentleman's agreement ay una nang lumabas matapos kumpirmahin ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque sa mga mamamahayag noong March 27 na mayroong kasunduan sina Duterte at ang China para mapanatili ang status quo sa Ayumin Show. Samantala, matapos silingin ni Zambales Representative Jefferson Conghun na imbitahan ng mga nakaraang opisyal ng administrasyon sa pagdinig ng gentleman's agreement, hiniling ni ACT Teachers Representative Franz Castro na imbitahan din si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Castro na ang mga House Committee na tumutugon sa di umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni na Duterte at ng China para sa pagpapanatili ng status quo sa Ayumin ay hindi kailangang marinig mula sa mga testimonya ni na Harry Roque at Salvador Panelo dahil magkasalungat ang mga ito. Maaring magsampa ng isa pang kaso sa isang international law ang Pilipinas kung sakali mang pigilan ng China mga dayuhang mamamayan, partikular na mga Pilipino dahil sa umano'y trespassing sa South China Sea ayon sa mga senador. Ipinunto ni Senator Francis Tolentino na may mga umiiral ng provision sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagsasaad na ang planong gawin ng China ay lumapag sa mga international maritime law. Batay kasi sa kontrobersyal na regulasyon nito, maaaring ipatupad sa Hunyo. Ikukulong umano ng China Coast Guard ang mga trespassers sa South China Sea ng hanggang 60 araw. Ayon naman kay Tolentino, kung mangyayari ito ay meron namang mga provision sa UNCLOS sa Article 73 na nagsasaad na maaaring patawan ng penalties ang mga lalabag na mangingisda sa batas at regulasyon, ngunit hindi kabilang dito umano ang pagkakakulo. Idinemanda naman na ng gobyerno ng Pilipinas ang China sa Permanent Court of Arbitration. Sa dahag noong 2013, nagdesisyon na rin ang korte pabor sa Pilipinas noong Hulyo taong 2016 nang ibasura nito ang 9-dash claim ng China sa South China Sea. Gayunpaman, tumanggi ang China na kilalanin ng pasya hanggang sa ngayon. Samantala, na itala ng Department of Health o DOH na bumaba sa 30% ang kaso ng dengue sa bansa sa mga nalalabing dalawang linggo ng Abril sa gitna ng mas madalas na pagkitlat at pag-ulan. Ipinahayag ng DOH na bumaba ang mga kaso ng dengue sa buong bansa mula sa 5,380 na kaso mula March 24 hanggang April 6 hanggang sa 3,634 mula April 21 hanggang May 4 kung saan na itala ang 30% ng pagbaba. Higit pa rito, simula noong 2024, nakapagtala na ang DOH ng 59,267 na dengue cases kung saan 164 ang nasawi. Pinapaalalahan na naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang publiko na habang papalapit ng tag-ulan ay simulan ng sirain ang mga lugar na maaaring itlugan ng mga lamok. Pinayuhan din ang publiko na magsuot ng mga damit na mayroong takip sa balat, maglagay ng mosquito repellent, lotion o spray, at simula na panatilihin ang tamang hydration para sa mga pasyente. Ayon sa DOH, ang dengue ay sanhi ng virus na kumakalat mula sa lamok patungo sa mga tao.
Kabilang sa ilan sa mga sintomas nito ay ang mataas na lagnat, patinding pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at mga pantal. Ang isang taong may dengue ay maaari rin makaranas sa mga sintomas 4 hanggang 10 araw pagkatapos ng kagat ng lamok. Nagsimula na ang magbenta ng Department of Agriculture o DA ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo sa 5 tindahan ng Kadiwa Sur sa Metro Manila, ayon yan sa Presidential Communications Office o PCO. Nagbebenta ng murang halaga ng bigas sa Kadiwa Sur ng ADC Building na Department of Agriculture Central Office sa Quezon City, Kadiwa Center sa loob ng Bureau of Plant Industry sa Malate, Maynila, Kadiwa Sur sa Eliano Road ng Barangay 167, Caloocan City, Kadiwa Sur sa Amba Housing, La Mesa Street sa Barangay Ugong, Valenzuela City at Kadiwa Center sa Pilfida Compound, Talon 2, Las Piñas City. Sinabi ng DA na ang bawat isang sambahayan ay maaaring bumili ng maximum na 5 kilo ng bigas, depende sa availability nito kung saan meron pang maaaring ibang bilhin katulad na lamang ng mga isda, itlog, sibuyas, bawang, gulay at prutas. Ang Kadiwa Program ay isang flagship program ng Marcos Administration na nagpapaintulot sa mga lokal na magsasaka na direktang ibenta ang kanilang mga produkto sa mga mamimili. Layunin din ito na tulungan ng mga lokal na magsasaka na kumita ng mas malaki at mag-abot ng mas abot kayang mga produkto sa mga mamimili. Dumating na sa Pilipinas ang 100 Overseas Filipino Workers o OFWs matapos mag-avail ng mga ito ng Visa Amnesty Program ng Kuwait Government ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Dumating nga ang mga OFW sa pamamagitan ng flight na GF-154 at GF-156, sabi ng OWA. Sa ilalim ng Visa Amnesty Program, ang mga Pilipinong may expired na visa ay nabigyan ng pagkakataon na maging regular ang kanilang pananatili sa Kuwait o bumalik sa Pilipinas nang hindi nagbabayad ng multa. Ani ng ahensya, maraming OFW mano ang nakikinabang sa mga pagkakataong ito kung saan maaari silang makabalik sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas nang wala ng karagdagang gagastusin o abala. Dagdag pa ng OWA na nakikipag-ugnay na sila sa Philippine Embassy sa Kuwait at sa Migrant Workers Office para makatulong sa pagpapauwi ng mga iba pang apektadong OFW. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa makaragdagang impormasyon, bisitayan lamang ang aming official website, eurotvpage.com. Maaari nyo rin na mapanood ang Express Balita at iba pang programa ng EurTV News sa Pinoy Extreme Channel. Muli ako si Catherine Landicho. Para sa tama at mabilis na pagbabalita, ito ang EurTV Express Balita. Sumasaludo sa bawat Pilipino.